Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong tatlong bagay na dapat ilagdag sa NBA All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga na po sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, marami nga po mga fans at NBA analyst ang nagreklamo sa ginanap na All-Star Weekend since napaka-boring nga po itong panoorin dahil sa mga walang kwentang dunk na ginawa ng mga players sa slam dunk contest at ang pagkawala nga po ng depensa sa ginanap na All-Star Game. Kaya di na nga po sila nagtataka kung bakit paunti-unting bumabagsak ang viewership ng NBA All-Star Weekend ng mga nagdaang taon sa NBA. At ang nag-iisang paraan lamang nga po upang mailigtas nila ito ay kung sakasakali man nga pong gumawa ang management ng NBA ng mga bagong event sa All-Star Weekend sa mga susunod na taon. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, kabilang na nga po dyan ay ang pagkakaroon ng Team USA versus Team World na All-Star Game imbis na East versus West. Pangalawa naman nga po ay ang pagkakaroon ng one-on-one tournament ng mga NBA players, habang huling event naman nga po na dapat idagdag sa All-Star Game next year ay ang 3-point challenge sa pagitan ng duo ni Stephen Curry at Caitlin Clark laban sa tandem ni Damian Lillard at Sabrina Ionescu. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay kailangan na rin naman nga dapong palakihin ng gusto ang premyo ng mananalo sa All-Star Game, kung saan maaari nga dapong bigyan ng NBA ng home court advantage sa finals kung sino ang mananalo sa All-Star Game. Well, ilan lamang nga po iyan sa mga sinuggest ng mga pagbabago ng mga fans at NBA analysts sa All-Star Game upang mas maging exciting muli ito sa mga susunod na taon. Samantala, puno na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga na po sa koponan ng Los Angeles Lakers. Dalawang araw nga po mga katrops bago magpatuloy muli ang mga laro ng Lakers sa regular season ay bumalik na nga pong muli ang kanilang mga players sa kanilang pasilidad upang simulan muli ang kanilang practice kung saan umaten nga po dito ang halos lahat ng kanilang mga players. Yes, nagkaroon muna nga po sila dito ng team practice bago sila bumiyahe papunta sa lugar ng San Francisco para kalabanin muli ang Golden State Warriors sa loob ng Chase Center. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, bagamat man nga po questionable ang kalagayan dito na LeBron, ay titingnan para naman nga po ng kanilang team kung kakayanin nga po nitong makapaglaro laban sa Golden State Warriors. Yes, game time decision nga po ang kasalukuyang kalagayan nito, at kapag naging maganda nga po ang kanyang nararamdaman ay maaari nga po siyang bumalik sa kanilang lineup at maglarong muli kontra kay Stephen Curry. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.